aming mga kapuso at kamelenials, isang masayang pagbati po sa inyong lahat dito sa muli naming pagtatanghal ng mga bagong totoong kwento para inyong kapulutan ng aral at inspirasyon dito sa #MPK. Noong kasagsagan ng COVID-19 at ng lockdown sa ating bansa, may aliw na viral dance video sa social media. Siya ay walang iba kundi si DJ Luño. Pero kung kailan umabot na sa milyong-milyon ang kanyang followers, nakaranas naman siya ng kabi-kabilang bashing at cyberbullying dahil sa isang pagkakamali. Halina't panoorin at mas kilalanin ang buong pagkatao ng tinaturiang Dance King ng Quarantine, the DJ Luño Story. Sayaw mo. Laki ka na patalunan eh. Wala akong pinatbat. Ang patalunan? Hoy! Mas maayos naman ang anak mo kung ikaw lang! Jesus! Tignan mo ha ito. Akala niyo kung sino kayo magagaling. Tabi nga! Sira ulo talaga yung tatay mo. Pasensya ka na anak ha. Akala mo kung sino. Wala naman. Nalo po ako. Third place. Hi, Remuel. Hello po, Tito Mel. Pangalan mo Remuel, di ba? Yes, Remuel. Po. Eh, bakit Luño? Bakit Luño ang pangalan mo sa online? Luño ang tawag sa'yo, DJ Luño. Kasi po, Tito Mel, nagdi-DJ po talaga ako, Tito Mel. Tapos yung spelling lang ng last name ko, parang pinawag ka... Para pinaangas ka ng konti. Remuel, alam mo, nung nag-aaral ka daw, honor student ka. Paano napunta yung pagiging honor student mo sa pagsasayaw? Kasi po, Tita Mel, yung mama ko, sobrang active siya sa ganun, sa sayawan, sa mga Christmas party, mama mga ganun. Ko. Opo, tapos siya yung nakakasama kong sumayaw sa school. And then, kailigan ko na po yung sumayaw, doon na pumasok po na kailangan balance, balance lang po. Pag aral, aral talaga. Pag sayaw, sayaw lang. Ganun. Dapat mauna muna parati yung pag-aaral, saka yung sayaw. Ang parents mo ba natuwa sa'yo na nakahiligan mo yung sayaw? Buong dance, pagsasayaw ko, never talaga nanood yung papa ko. Parang ayaw niya kasi sa... Ayaw niya yung parang sayaw. Parang ano kasi yung papa ko mahiyain. So ayaw niya yung napuput on the spot siya or parang nanonood na mga ganun na sumasayaw kami. Ever since Tita Mel, hindi talaga nanood yung papa ko sa ganun. Ma. Uy. Wow! Ang dami mo niluto ah! At mukhang masarap ha! No, simple lang yan. Eh, kaya lang yung mga kapatid mo, hindi pa yung kakain, alam mo naman. Alamig pa yan, ako na lang sasabay sa'yo na pag dumating na. Alam mo, anak, ang swerte-swerte ng magiging asawa mo. Kasi bukod sa napakagwapo mo na. Ang bait-bait mo pa. At saka, ang sarap mong magluto, Di ba? Simple lang yan, ma. Ay, nao, ma. Pinapangako ko lang sa sarili ko at sa magiging pamilya ko, magiging mabuting ama ako. Hindi ako gagaya kay Papa.
Ikaw ba naman, Katsinin? Ewan ko nga ba dyan sa tatay mo, anong nangyari dyan? Dati hindi naman ganun yun. Kumain ka na rin. Sabayan mo lang po. Ay, ma. May request pala ako sa'yo. Oh, ano yun? Pwede ka mo pumunta sa event namin sa school. Sasayaw po ako eh. Kaya alam mo naman ako hindi pumunta sa mga palabas mo. Sige nga, sige nga. Yan ba yung gagawin mo? Oh, ganyan? Sino mo mo, Chacha? Ikot. Ikot, kakailan. Ano na naman sa'yo, sa'yo yan? Hindi mo pa ba tinitigilan yan? Pwede ba, Budo, ha? Ikaw ang tumigil. Pwede ba? Tantanan mo yung anak mo. Kami nga, hindi nakikialam sa panglalasing at pagsusugal mo eh. Kaya tantanan mo yung bata. Anak! Hindi ko na huwayasaktan niyo si Mama. Huwain niyo sa ginagawa kay Dewag. Pero hindi ako tatandang agaya niyo. Walang narating sa buhay. Puro sugal. Walang may pakain sa pamilya. Wala ka respeto, ha? Bakit, ha? Bakit, ha? Ano ba ito mo? Sasaktan mo, anak ko? Ito ang mapapalaro pag sinaktan mo, anak ko! Ako pwede mong saktan, pero ang anak ko, hindi mo pwedeng saktan. Ito ang makukuha mo! Mama, akala mo aasenso ka dyan sa sayaw-sayaw mo? Ang taas na tingin mo sa sarili mo. Pag malaki ka, pag may napatunayan ka na, sama kayo! Siya. Wala nang kwenta yan eh. Teka naman oh. Wala ko kayong karapatang insulto yung tatay ko. Kung ano, magbayad kayo. Pag hindi kayo nagbayad ngayon, lalayasin ko kayo. Kita na lang tayo sa barangay. Ha? Siya na rin, Mang Dante. May bibigay ko. Ang sakit ang ama mo. Yun po, Tito Mel, ano talaga, may nahirapan talaga kami family na rin. Pasa, hirap po kami, hindi na siya makalakad, na-strong po siya, and then parating ano lang po siya sa kama, sa bahay lang. So, hirap kami lumabas, hirap kami gumalaw sa lahat-lahat, and then 5 years po namin naranasan yun with my dad. Kailangan ba kayo? Dali lang pa, kunin ko na rin pagkain mo. Ah.
sabi pala ni Mama, baka mag-overtime siya. Baka mamaya pag pumuli si Mama. Nga pala ba, kapag dumating na po si Mama, baka umalis na po ako saglit. Susunod mong sayaw. Pwede ba akong manood, anak? Po? Pwede po manood? Panghiram kita na wheelchair, ha? Hindi ko mahirapan. Patagal ko inanda ito. Yun! Okay, ito na. Solid! Ayos, coating ladies na lang ito, mga oka. Lagyan ko na lang siguro unan dito, no? Para komportable si Papa. Tama, tama. Alam mo, sa lahat ng humiram sa akin yan, ikaw ang pinakamasaya. Eh, malaking tulong po ito kay Papa eh. Pari na rin sa akin. First time ko siya papanoorin ni Papa sumaya, kaya excited ako eh. Ah, talaga? maganda yan. 200 po, mga oka, no? Ano po? Salamat. Salamat po, ha? Hello, Ma. May nakuha na po akong wheelchair para kay Papa. Ramuel, anak! Ma, umiiyak ka. Wala na ang Papa mo! Wala na siya! Uy, uy! Stop! Nagpasan yun, yung mga hirap na yun nung nawala ang Papa mo. Na college nangyari yun, mas pinili ko maging dance troupe scholar. So full scholar ako nung college dahil sa pagsasayaw. So ayun, nakatulong ako sa mama ko na wala, konti lang talaga yung binabayaran niya. Samuel, so paano ka matatapos sa pag-aaral mo niyan kung puro pagbibidyo yung inaatupag mo? Ano ba yan? Sino ba yan? Mga all-star yung pangalan ng grupo nila. Grabe na rin nilang napanalo na international competitions eh. Ano ko, balang araw. Maiinggan ko rin ako kagaling. Yan na ba talaga ang gusto mong gawin? Yung sumayaw? Oo naman po ma. Ayaw niyo po ba ito para sa akin? Siyempre, kung yan talaga ang gusto mo, edi, siyempre doon din ako. Pero baka kailangan pag-isipan mo pa rin bago ka mag-desisyon kasi sa buhay kailangan maging practical ka. Kailangan isipin mo rin kung ano yung ipambubuhay mo sa asawa mo tsaka sa anak mo. Diba? Kate mo ma.
Pangako, pagbubutihan ko po sa pagiging dancer. Balang araw, magiging successful din po ako. Tuluwas ako. Tapos ito pa rin ko yung pangarap niyo ni Papa doon na magkaroon tayo ng magandang bahay. Mas maganda. Tapos gusto ko, mag-boy prinsesa ama. Tapos tatawagin natin na Doña Anis Mansion. Tapos mapakilala ko sa iyo yung sis ko. Tapos yung gwapo-gwapo mong apo ko agad. Sarap kasing mangarap, eh, di ba? Ilang taong ka nung lumuwas kayo sa Maynila? Turning 19. Dito ba nag-umpisa yung ano mo, pagiging professional dancer mo? Yung una mong sinalihan yung urban mix? Yun yung first ko na grupo na nag-compete kami sa Singapore. And then, hindi na kasi nila ako nasamahan dito, Tita Mel. Nagpaiwan ako dito sa Manila. Anong ginawa mo dito nung ano, wala na yung mga kasamahan mo? Tita, napakahirap po. Palipat-lipat ng bahay araw-araw. Nakikitira po ako, tapos paturo-turo sa mga bata para in-change ng pagkain. So, after information, pasok tayo to wait. Okay, 1, 2, 3, go! Sa, boom! Okay, isa pa? Kuha mo na. Okay. So, sorry, late mga pre. Sinundo ko pa nga yung pinsan ko. Silizel nga pala. Hi. Hi, Lizel. Remedy. Lizel. Paano naging girlfriend mo si Lizelle? Siya kasi yung first na naging girlfriend ko nung nagstay na ako sa Manila po. And then, sobrang bait. And then, nagkambutihan kami. Live-in. Ibig sabihin, magsasama kayo sa iisang bubong nang hindi kayo kasal. Remuel naman, hindi ko pa kilala yung girlfriend mo. Emma, uwi rin naman kami dyan next month eh. Tsaka mabait naman po si Lizelle. Medyo selosa lang. Pero wala po yun, dapat ipag-alala. Eh, siguraduhin mo lang. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa babaeng yan kapag sinaktan ka niya. At saka pwede ba, Remuel, ha? Siguraduhin mo naman na hindi naman sa kanya mapunta lahat ng iniipon mo, ha? O, sige. Magluluto pa ako at padating na mga kapatid mo, siguradong gutom yun. Basta mag-ingat ka dyan, ha? O, sige, ingat din kayo, ma. Love you. Sige, I love you. Bye. Babe. Sana na may ang kausap mo. Ah, si Mama, tumawag eh. Sigurado ka? Oo naman. Mama mo yun, ah. Ang gusto man, check mo ba, oh? Huwag na. Pero malaman ko lang talaga na tinatarantado mo ako, Remuel, sinasabi ko sa'yo. Babe, relax. Masyado marami iniisip po. Nakapala sa Sabado, meron kaming gig. Gusto mo pa sumama? Mama naman ako. Doon, wabantayan mo. Nangiinsulto ka ba? Kayo mo ko tagabantay. Bagamat sila naman ay nagmamahalan, matalas mag-away ang dalawa. Dahil sa sobrang pagkaselosa ni Lizelle. Lalo na, nang unti-unting nagkaroon ng mga racket ang grupo ni Remuel. Kaya naman marami rin babae ang umidulo sa kanila. Remuel, dito ka naman sa tumbler ko. Di na, kakabukas ko lang din naman. Tsaka may girlfriend ako, selosa. Alam ko. Eh, nasan ba siya ngayon? Hindi ka nga lang sinusuportahan sa pagsasayaw mo, diba? Ni isang gig mo, hindi nagpunta yun eh. Kaya, habang ako'y nandito, ako man yung mag-aalaga sa'yo. Sige na, hubad ka na. Uy, hindi, huwag na. Era na, kaya. Sige na, hubad ka na. Punasa okay. Ko na yung likod mo. Era, huwag na. Sige na. Hindi na, hindi na, uy. Hey.
sandali. Ling! Alam ko naman eh! Alam ko hindi ko nasusuportahan yung pangalan mo, pero hindi yun nasa parano ko ay buko. Nagmali yung iniisip mo. Kaibigan lang namin si Ella. Ano mga hiwalay na lang tayo? Alam mo yun ang problema sa'yo eh. Puro ka selos. Hindi mo naman. Magkakababy pa tayo, di ba? Magkakapamilya pa tayo, di ba? Tapos ano? Itutulad mo sa'yo? Na puro pagsasayaw at saka pang bababae nasa utak. Eh, tignan mo! Wala kang kontesenso sa buhay! Maghiwalay na nga lang kasi tayo. Hey. Alam mo, ang gawin mo, umuwi ka na sa bahay. Kunin mo na yung mga gamit mo. Gusto ko pag-uwi ko doon, wala ka na doon sa pancho. Yung mga gamit mo, naiintindihan mo ba yun? Kasi wala, wala ka na sa akin. Hindi na katapat na may Babe! Babalikan ko si Lisela. Meron kang natutasan kung nagkausap kayo muli. Anong nalaman mo? Rizel. Rizel. Alam ko na buntis kasi nab sa akin ni Win. Naitanggi oh. Kaya ano naman ngayon? Normal, apat na buwan na tayong wala. Apat na buwan. Huwag kang mag-alala. Kaya ko kuhain ito mag-isa. Mas ka. Lizon. Pero ayaw mo ba magkaroon ng ama yung anak natin? Oo, kasi gustong-gusto ko eh. Gustong-gusto ko kasi mahal pa rin kita, Lizon. Kailangan ng ama ng anak natin. Buhay natin yung dating tayo, please. Pumunta yung pamilya. Bagamat panandalian silang nagbalikan, lalong lumala ang pagiging selosa ni Lizette. Kaya nauwi rin ito sa tuluyan ng paghihiwalayan. Hello, ma. Napatawag po kayo. Hello, Remuel. Remuel, ano ba naman? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ang sabi ng kaibigan mo, lumipat ka na naman doon ng bahay. Opo, may. Ayaw na po nung peres pa sa bahay nila. Magmula nang naghiwalay kayo ni Lizel, nagpalipat-lipat ka na ng bahay. May problema ka ba, anak, ha? Eh, baka naman mas magandang umuwi ka na lang dito. Ha? Baka kung napapano ka dyan, hindi ka lang nagsasabi. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ayos lang po dito, ma. Yun na po ang intindihin. Mabuti naman po'y kalagayan ko. O sige na, ma. May tuturuan pa po ako eh. O sige. Pero mag-iingat ka, ha? Kaya din, ma. Mag-iingat po kayo palagi. Chester?
Chester pala pangalan. Ikikita rin tayo, anak ko. Paglalaban kita sa mama mo. Gagaling ako sa pagsasayaw para maipagmalaki mo rin ako. Kasi anak natin, gusto ko siyang makita. Ano kung ginagawa mo dito, ha? Ano, gusto mo na naman makita yung anak ko? Hindi ka pwede, di ba? Umalis ka na. Isel, kahit di ko na siya mahawakan, makita ko lang siya. Eh, ha? Ano ka magpapakatate? Hindi mo nga mag-uayusin yung buhay mo. Tignan mo yung sarili mo. Hindi mo maayos yung sarili mo. Umalis ka na. Okay, huwag ka na bumalik dito. Isel, nasa ka ba? Ano ba? Sino ba yung kausap mo? Halika nga dito! Ano ka ng awa mo na? Kung kayo mo maadama yung bata, please umalis ka na lang. May boyfriend na ako. Di ba magalit si Alice? Umalis ka na. Baka masaktan pa kaming dalawa sa ginagawa mo eh. Lizelle, please. Gusto ko siyang mayakap. Anak ko rin siya. Lizelle! Hindi ka ba nag-iisip? Lizelle, ano ba? Ha? Kapag nakita ka dito ni Alex, kapag pinabaranggay ka niya, pag pinapulis ka niya, hindi ka ba nag-iisip na mas talong hindi mo makikita si Chester kapag nakakulong ka, ha? Wala akong pakialam. Wala kang pakialam sa amin. Magtagal na tayong wala. Kaya huwag ka na rin umasa na makikita mo ba yung anak mo. Sir! Sir! Sumali ka dun sa Rockstars. Sumali po ako sa grupo nila and sila po talaga yung nag-train sa akin ng sayaw, buhay, paniniwala. Nakapag-upload ba kayo ng Rockstars? Madaming beses din po. San Diego, LA, Australia, and then Malaysia. 2015 after ng San Diego po namin is nag-decide ako to open up my own parang mag-start na ako ng sarili kong choreography class. And then, doon po, yun po yung Rockwell Choreo class every Sundays. Sige po, tatawagan ka na lang po namin. No? Mukhang kukulangin tayo ng form, Remuel. Ayos, good problem yan. At least marami tayong tuturuan, di ba? Let's go! Hello, Lizelle. Oo naman, gusto kong makita si Chester. Gusto ko siyang mayakap. Sa Linggo? Oo, sige, sige. Pupunta ako. Salamat. Siguro tumahan, no? Oo naman. Alam mo, anak, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may apo na ako sa'yo. Akalain mo, may anak na yung anak ko. Oo nga, May. Siguro malagyan ko na lang ng ribbon to, no? Parang umuha talaga ang regalo mamaya. Tama, tama. Apat na taon, ma. Sa wakas, makikita ko na rin anak ko. Gagawin ko lahat para sa pamilya natin. Kapag ka may opportunity ng trabaho sa ibang bansa, dapat tinatanggap ko na. Gusto mong magtrabaho sa ibang bansa? Opo. Eh, sayang naman po yung opportunity. Tsaka para na rin po sa atin. Para po kay Chester.
natawa. Lolisel, patawag ka. Chester, umiyan sa ano ho. Dali, pupunta ako dyan. Isipin na nag-prepare ka for shopping pero pinag-shopping mo yung anong kabaong na gagamitin for him and then yung susutin niya sa kabaong and then yung laruan niya na isasama sa kabaong. Napasaya. Hindi mo lang nasabi sa kanya kung gaano ko siya kaba. Ang dami ko sinayang na pagkakataon. Ngayon wala na.
Wala na akong panahon para baguhin pa yun. Halos gumuho ang mundo ni Remuel nang mamatay ang kanyang anak. Naniminsay hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makapiling. Nang mailibing ito, itinuon ni Remuel ang atensyon sa kanyang karera at tumanggap ng mga racket para siya ay makapag-ipon. Hindi walang panibagong oportunidad para sa kanya at dadalhin siya nito sa bansang China. Magtuturo ka ng sayaw sa China? Gusto mo ba talagang mag-ibang bansa? Emma, sayang naman eh. Minsan lang dumating yung ganyang opportunity, di ba? Anak naman, dati naiintindihan ko, gusto mong gawin to para kay Chester. Pero, anak, ang layo ng China. Baka mapano ka doon? Dito sa Maynila pwede kitang puntahan kahit nasan ka. Ma, decidido na po. Mag-ingat naman ako palagi. Tsaka marami ng uwi ngayon para makapag-usap tayo. Walang mangyayaring masama sa akin, okay? Siya na, late ha. Eh, hindi ako makapag-transfer eh. Cash muna. Buti ka nga eh. Kahit di tayo nakapagturo dahil sa pandemic, papasahod mo pa rin kami. alam ko rin naman na may pamilya rin kayong tinutulungan sa Pilipinas eh. Hindi na rin sila dapat pinababayaan, di ba? Tsaka nung dumaan ako sa crisis, alam nyo ba, mga dancers lang din na tumulong sa akin. Kaya asahan nyo, hindi ko rin kayo pababayaan dito. Mahalaga, hindi tayo magka-COVID. Remuel! Tol! Oh, viral na naman yung fight song dance pose, oh. Eh! Ayos ka talaga, Remuel. Ang dami na napapagod vibes. Kinalingan nyo rin, eh. Nice, nice. Lang, kahit malayo ka man, makakaasang hanggang dulo di ka papalitan. Kaya mahal, magtiwala ka lang. Di magpabago. Ibig ko'y sa'yo lang. Kahit malayo ka man, mahalagin mo tandaan. Di magpapago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Pagkiwala ka lang, gawin kagad man ang pagitan. Nating dalawa, di yung magkakaalam. Kahit malayo ka man. Anong sumunod nangyari? Baka balik ka rin naman, binash ka naman. Ano yung nangyari doon? Tita Mel, ano, meron po kasing live na nangyari. Together, nung leader ko sa Rockstars, nag-usap-usap naman po kami, parang kwentuhan about sa mga current issues na nangyari. And then, yun po, I was really responsible of what happened. Hindi ako nag-iingat sa lahat ng mga pinagsasabi ko po and nagkamali po ako sa mga nasabi ko that time. Sabi ko parang, ito yung pinaka, kung meron mong binigay sa akin si God na platform, is parang, paalala niya na dapat ingatan mo ng soba and then you need to really care about what you say. Thank you.
Teka, paano nga ulit ito? Ha? Ito. Ayun, nakikita kita. Ayun lang nga yung sinasabi ko sa'yo, anak. Hindi ka perfecto. Pero kailangan mo tagapin na nagkamali ka. At kapangituin mo yung mga pagkakamali mo. Naiintindihan ko naman yun, May. Kaya lang, hindi ko maiwasang di maapekto sa mga sinasabi nila. Kasama yan sa mga pagsubok mo ngayon, Raymond. Marami nang umiidolo sa'yo. Kaya dapat, pag nagkamali ka, matuto kang magpakumbaba. Basta, huwag mo silang pipikuin, ha? Salamat, Ma. Naiintindihan mo ako. Lagi mong sinalayo mo na dyan, eh. Nandiyan ka pa rin. Eh, siyempre naman, ano? Eh, ako ang number one fan mo, no? Kahit anong mangyari. Oh, ayan! Gwapo ka na ulit! Oh, huwag ka nang sisimangot, ha? Hayaan mo, anak. Malalampasan mo rin yan. Basta kasama mo ako. Mahal na mahal kita, Ma. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal na mahal. Oo, eh, nandito na nga ako. Oo, pero... Ano bang ginagawa ko dito? Baka matrespassing pa ako. Loko ka talagang bata ka. Walang sisita sa inyo dyan, Ma. Maganda ba? Lawak ba, diba? Ha? Doon po sa puno, sa likod nyo, Ma. Doon tayo magbabakod. Tapos dyan sa medyo malapit sa kayo natatayuan nyo po, dyan natin ilalagay yung gate. Dapat po yata taas na natin, ano? Ma, okay ka lang? Anak, ibig mo sabihin, atin tong bahay na to? Oo, Ma. Sayong-sayo na po yan. Salamat, anak. Salamat. Maraming salamat. Sayang, Ma, no? Hindi na to naabutan ni Papa. Siguro, pagmamalaki rin niya ako kahit papaano. Kasi, may narating naman ako eh. Nakaipon ako dahil tinupad ko yung pangarap ko. Para sa akin, at para sa inyo rin na pamilya ko. Sigurado ako, anak. Sigurado ako, nagyayabang sa langit ng tatay mo. Proud na proud siya sa inyo. Sigurado ako. Salamat. Salamat, anak. Salamat. Tama na yan, Ma. Kakaiyakan na tayo eh. Alam nyo, total, magka-chat na rin tayo. Gumawa na lang tayo ng video. Kaya tuturuan ko kaya, Ma. O, sige. Tat. Maganyan. Maganyan. Bakit? Ano ba? Hindi ko kaya yun. O, yan. Yan. Naabot mo rin, ano? Unti-unti mo rin naabot ang pangarap mo sa larangan ng pagsasayaw. Actually, Tita Mel, never ko hinangad po sumikat. Ang alam ko po, buong puso kong hinangad si Diyos is bigyan niyo lang po ako ng ilaw na makapag-inspire po ako ng tao. Ako naman eh, natutuwa sa'yo. DJ Luna, salamat po. Totoo. Salamat po, Tito. Ganong klase ka. At sana, yan ay panatilihin mo sa iyong pagkatao hanggang sa tumanda ka. Hanggang sa ikay maging mas matagumpay pa. Ikay maging mas kilala. No? Eh, panatilihin mo yan. Na maging magpagpupa at itutuwid. Itutuwid yung mga pagkatao. Maraming salamat sa iyo, ha? At binigyan po ako ng oras dito sa magpakailanman. Thank you, wow, very much. Wow, maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless po, Tita Mel. And you too.
DJ. Napakaraming pinagdaanan ni DJ Luño bago niya unti-unting natupad ang pangarap na maging isang sikat na dancer. Lalong-lalo na sa kanyang milyong-milyong followers sa social media. Pero kaakibat ng kanyang pagsikat, ang maraming mga paninira at pang-iinsulto na sumubok sa kanyang pagkatao. Para sa ating mga kabataan, maging mabuting ehemplo sana si DJ Luño sa inyong pagpupursige sa buhay. Kasabay nito, hindi rin tayo dapat maging mapagmataas. Dapat manatiling maging mapagkumbaba at handang umamin sa mga pagkakamali. At ituwid sa tama ang daan tungo sa harapin pang mga panibagong pagsubok sa buhay ngayon, bukas, at magpakailanman.